Isa pong pinagpalang Monday morning, mga ka-thoughts at mga ka-quarantine. Yan. Medyo nag-iba ho tayo ng kaunti dahil malapit sa chapel tayo ngayon dahil may ordination ngayon. Pero hindi bali, tuloy pa rin naman. Medyo silent lang tayo ng kaunti. Ano. Pero tuloy pa rin ang ating knock-knock Monday. Okay po? Ready na kayo? Ha? Okay? Knock-knock! Who's there? Yan. Dahil ito ngayon ang pinag-uusapan sa buong Pilipinas at sa mga Houses of Representatives or House of Representatives ay budget na to. Okay. Ulitin natin para medyo malinaw-linaw. Knock, knock! Who's there? Yan. Budget! Budget boom! Okay ha. Tanyo ha. Pasok yan. Ladies and gentlemen, Mr. Ogi Alcacid. Okay. Budget ngayong kala. Budget ngayong kung kailan. Kaya sumasala ang tunog. Naisipay na tawa na. Okay, hindi bali na. Sige, basta't nailusot. Okay, yung budget ngayong ka lang. Pasok na ulit tayo sa ating pong pangninilay. At yun ang ano't mainit dito. Ang ating pong magiging simpleng tanong para sa umagang ito ay, ano pang hinahanap mo? O ano pang hinahanap natin kung gusto ninyo? Bakit po ang ating pong ebanghelyo hinango kay San Lucas kabanata 11 mga talata 29 hanggang 32 ay patungkol po doon sa mga humihingi pa ng dagdag na tanda kay Lord. Nang humihingi pa, at ang ginamit na image rin ni Lord ay ang ibibigay lang sa inyo yung tanda ni Jonas o ni Propeta Jonah. Eh, ito po yung isang katotohanan eh. Bagay, kung titingnan naman natin naturally sa ating mga tao, likas sa ating mga tao talaga, yung maghanap ng mga tanda. Pag may nagsabing mahal ka, siyempre hinahanapan mo muna, ano yung tanda? O kaya ay sinabi, ikaw mag-anak kita, ay ano yung tanda? Ikaw ay anak ko, ano yung tanda? Kamukha kita, o kadugo kita, ewan ko. Lagi sa atin natural na naghahanap tayo ng mga tanda. Pero hindi naman yun ang problema eh. Alam niyo kung anong problema dito sa gospel na ito. Ang lumalabas, hindi kulang ang tanda. Hindi marunong tumingin sa tanda ang mga humihiling kay Lord. Kaya nga ang tanong ko ay, ano pang kailangan? Ano pang kailangan mo? Ano pang hinahanap mo? Eh, samantalang sa totoo lang, tayo, dahil alam na rin naman ng Diyos yan, pinuno na ang buhay natin ng mga tanda kung ang hinahanap natin kabutihan ng loob ng Diyos. Ano pang tanda ang kailangan natin? Yung tanda ngayon, samantalang ang daming tanda na nabuhay tayo. May kinakain tayo, may pamilya tayo, may mundo tayo. Ang dami ng tanda ng kabutihan ng loob ng Diyos. Ang dami na nating napagdaan ng pagsubok pero nalampasan. Oh, ay ano pang tanda ang kailangan natin? Ano pang tanda ang kailangan natin patungkol sa awa ng Diyos? Gayon binibigyan pa tayo ng isa pa uling pagkakataon sa buhay na ito. Gayon ang kwento ng ating kaligtasan ay si Jesus na nag-alay ng kanyang buhay. Ano pang tanda ang kailangan natin? Ano pang tanda ang kailangan natin para gumawa ng kabutihan? Gayon binigyan na tayo ng kakayanan, binigyan na tayo ng biyaya, binigyan na rin tayo ng pagkakataon, kaharap na natin yung nangangailangan. Nahingi pa tayo ng tanda sa Diyos kung tutulungan? Ay, mga kapatid, hindi ang problema yung tanda. Minsan ang problema na ay ang tumitingin. Kaya pala si Lord, ang daming mga pagkakataon sinasabi, sa may pandinig makinig, sa may mata tumingin. Kasi nga, minsan yun ang ating problema, hindi ang tanda. Diba minsan pag nahuli tayo sa traffic, sasabihin mo doon sa pulis, naku sir, pasensya na, hindi ko nakita. Ay sa buhay na ito mga kapatid, aling mga tandaan din natin napansin, aling mga tandaan din natin nakita, aling mga tanda ng katotohanan ng Diyos ang din natin pinansin. So mga kapatid, ay ano pa nga ba ang hinahanap natin? Kung pamumuhay, sang-ayon sa kalooban ng Diyos, narin na lahat ng tanda. Lahat ng gusto nating maging tanda para kilalanin ng Diyos sa buhay natin. Okay po, o sana. Huwag natin niyang kalilimutan, ating pagsumikapan, sapagkat life is full of signs. And diyan tayo hinahamon ngayon. Okay po! So balik po tayo sa ating mga pagbati. Babatiin siyempre natin ang happy birthday to ating mga minamahal na kaibigan at mga katots. Happy birthday po kay Father Willie Ong ng Prelature of Opus Dei. Gayun na rin po belated happy birthday. O happy birthday, hindi ko alam masyado kung anong exactong day. Pero happy birthday po kay Mayor Lorna Velasco ng amin pong munisipyo ng
Torrijos. Gayon na rin po ang pagbati ko ng happy birthday sa isa nating kaibigan, si Mabel Silvalat, kay Dr. Marla Magpantay, ating mga loves yan eh. Gayon na rin pagbati natin kay Colin Latayan, sa aking dating classmate, si Lorna Guaves, kay Maria Pilar Abanya, kay Rose Ann, ate Rose Ann Navarte, happy birthday. Gayon na rin kina Rosemary Joy Salamat, kay Winter Chuago, kay Cesaria La Corte Tugado, hindi ko humanot, medyo nagdoble ang sulat. Sa inyo pong lahat, ang aming pagbati ng happy birthday and prayers. No, isasama ko po kayo sa misa ko ngayon sa ordination, pero kasama kayo sa intention. At ganyan na rin po ang pagbati sa aking mga special friends at kinakapatid na halos dyan sa Rome, Italy, sa kanilang 34th wedding anniversary, kina June and Belet Aquino. Blessings pa sa inyong pamilya, sa inyong mag-anak, okay? And hiling natin po ng special prayers for the healing of Lorna and Pao Martin. At syempre po, ano pa ba? Eh di paalala lang ni Bishop, nariyan ang sign. Ano, maging cyber missionaries po tayo. Evangelize through social media. Like, share, follow po itong ating page, ang ating Instagram at Thought for the Day, ang ating YouTube channel, TFTD, Blessed and Blessing. At syempre naman, nariyan na lahat ng signs. Don't forget, always be blessed and be a blessing. Budget ngayon ka lang.